lalo na talagang mararamdaman ko yung naranasan natin sa ating anniversary kung saan nararamdaman natin yung pag-ibig ng bawat isa ng lahat ng mga member na pinadama sa atin, no? Buhay pa yung mga records natin sa YouTube. Kung titingnan ko yun, parang luluha-luha ko eh, kasi napakasaya natin, no? Correct. Talagang kumakapiling mo yung mga members at palagi tayong nangangaral sa kanila patungkol sa salita ng Panginoon. Napakagandang pakinggan at isipin. Kaya mangingiyak-ngiyak tayo kapag nakikita ko yung mga naranasan at nadaanan natin na magandang mga simula na naibigay at tulong, no, sa lahat ng mga members natin. Pero yun na nga, nagiging medyo may gusot at kung may gusot, may gusot naman. Yun yung ating intindihan. At sinisigurado ko na sa awa ng Panginoon, sa Christmas, magkakaroon tayo ng isang pagtipon-tipon at yun sa anniversary na talagang maghanda tayo patungkol doon. No? Mm-hmm. No? At yung nga mga members natin dyan sa General Santos City sa Sarangani Province, inanyayahan kong tutulong doon sa ating construction dahil hindi yung natapos pa. Okay. So, yung ating simbahan, magkakaroon tayo ng isang pagtulungan o bayanihan system na kung saan ang lahat ng mga members ay tutulong doon sa pagkumpuni at pagsasaayos doon sa ating simbahan na kung saan pwede natin pwede tayong dadalo doon at magkaroon ng mga worship, mga pag-praise sa ating Panginoon na para matapos yun, no, o talaga magkakaisa tayo doon upang matapos yung trabaho na yun na kung saan madama natin na tayo talaga, we are a part of this building, of this church, no, of this KAPA Fellowship Center na kung saan tayo'y magkakaroon ng pagtipon-tipon at maranasan naman natin, no, sa ulit. Maranasan natin ulit yung ating mga karanasan at experience, testimony sa lahat ng ating mga members. So, sisikapin ko po na magkakaroon tayo ng ganun na pagtipon upang maibalik ulit natin ang kahapon. Mga kailan pala, Pastor, yung target natin para dun sa bayanihan? Sa simbahan po natin? Oo, this ano month? Yun? Kahit next week, no? Yung natin. Tinawagan ko na si Saling, no? Okay. Yung ating intern. Ma'am Saling, okay. Sabi ko na ikayatin mo yung ating mga members na maawa naman kayo sa ating building. So, magluto sila ng binignit. Masarap. Para gaganahan yung mga members natin na magtrabaho. Okay. Para matapos-tapos na ang ating mga gusali na ginawa dyan sa Alabet. Oo. Kasi maliban dun sa simbahan, yung ginawa nga natin dito sa Coronadal, yung mga pastors natin, devotional program, actually, Pastor, nag-start kami di, last Monday, 4:30 ng umaga, madaling araw, hanggang 5:30, isang oras talaga na devotional program po yun para sa spiritual needs ng ating mga members. Yun din natin ginagawa live dito sa Jack Radio. Oo, hindi naman limitado yung ating invitation. So, kung yung taga Marbel, yung taga Coronadal, kung gusto nilang sumali doon sa ating bayanihan, pwede yun para yung mga members natin magkakaisa at magkatipon-tipon at magiging masaya, no? Yun yung sinasabi ng ating Panginoon doon sa Roma 4 na sinasabi doon na tayo'y magsaya in the midst of tribulation. Kahit nandoon yung tribulation, kahit nandoon yung persecution, panatilihin natin yung saya na ibinigay sa atin na ating Panginoon na kung saan pagsalusaluhan natin yung kasayahan na yun na magkakaroon tayo ng maiwasan yung mga stress, mga problema, at kahit ano-ano pa, no, na
pwedeng mangyari sa ating buhay. So sa pamamagitan ng pagtitipon-tipon at pagsulungan, magiging successful yan. Yung ano nga, yung pyramid ng Egypt, napakahirap gawin yun. Pero kung titingnan natin, talagang nagawan nyo ng paraan na magagawa talaga. It is a perfect pyramid, no? Mm-hmm. Yun yung nangyari doon sa pagtulungan. Mga slave lang yun. Mm-hmm. Pero tayo, hindi tayo mga slave. O nakaiwas na tayo sa pagiging slave ng salapi, no? Oo. Dito tayo, Pastor. Out of 40 plus natin na... na mga branches ho ng ating ministry, I don't know, Pastor, kung nakarating na po sa inyo itong impormasyon na nangyari ho dyan sa area ng Digos, no? Naka-hook up ngayon yung K37 TV ng Digos and News Radio Digos regarding sa nangyaring entrapment operation daw po ng NBI, kung saan sila board member, senior anchor, John Blanco, Arvin Malasa na news radio natin doon, at ilan pa mga empleyado, I think mga 5 sila or more than 5 na hinuli ho o dinala ng Region 11 natin ng NBI. Kaya ganitong hapon lamang, Pastor, ano po yung reaction nyo dito? Yun na nga, nabalitaan ko po yun, yung mga nangyari dyan sa Digos, at hindi naman ako nabahala dahil alam ko naman na yung NBI na 11, magkakilala naman sila ni ano, John Blanco at yung si attorney, no? Attorney Floor. Oh. Magkakilala naman sila, at balita ko medyo mayroon pa silang ano, talagang magkaibigan sila, ganun. At ako inaano din na natulala, no, na bakit nangyari yun, na kung tutuusin po natin, ang KAPA ay meron ng kaso, no? Pending DOJ. Oo, pending na kaso, inaapi na nga tayo ng pang-aapi na talagang abuso na sa ating karapatan. Pero atin lang ginagawa, nagpatumbaba lang tayo dahil tayo yung religious organization to, pananampalataya itong ating ginagampanan. So wala talagang ingay at walang pagre-rebuild na pwedeng mangyari sa atin, dahil yun yung aral ng Panginoon na manampili tayong magpakumbaba, no, sa ating sarili. Kaya kahit inaapak-apakan na yung ating karapatan, ipatuloy pa rin tayong magpapaapak sa kanila. Pero nandiyan naman yung tinatawag na batas sa lupa. So kailangan nating sumunod. Kaya nung kinasuhan tayo, sinagot natin yung mga kanilang mga inquiries, no? Dahil hindi nila ako pwedeng sa kanilang pag... isip siguro na hindi nila ako pwedeng imbitahan na sumunan. So kaya ginawa nilang doon na lang sa korte ako magpapaliwanag. So kaya sinagot natin lahat, at patuloy pa yung pagtagot natin sa lahat ng mga inquiries nila. And hopefully gumagawa naman ng magandang performance yung ating mga legal team upang masagot ang lahat ng mga inquiries. Pero yun na nga, sa ating batas dito sa Pilipinas, madali lang ang complaint, pero pag solution medyo matagal pa. So yun yung nangyari, nahintay-hintay lang tayo doon sa ating kaso. But we are praying na dandali lang, Pastor, naputol ho tayo, paki redial mga Christian. Standby ato sa ringa matag talamati, bago lamang inapakinggan ho natin yung founder ho natin, Pastor Joel Apolinario, dito sa ating programa ho ngayong hapon. Hirap talaga pag unlimited ka lang, no? Sige lang, balik tayo. Pasensya na, Pastor, naputol ho tayo. Paputol-putol lang yung ating unlimited call. Ako na lang siguro ang tatawag. Sige, call back mo. Call back mo na lang siya. Sige, antay mo na lang, Christian, kasapin mo. Tapos yung live mo natin. Okay. Standby lang, ha? Ang dami mga message ng ating mga kapamilya.
Saan ba ilan mo regarding sa update ho doon sa nangyaring raid po mga kapamilya sa entrapment operation na nangyari dyan sa area ng Digos? Sa mga kapamilya ho natin dyan sa area ng Davao del Sur. Balik tayo, Pastor. Magandang hapon muli. Oo. So, yun yung naging reaction ko na talagang nabigla ako dahil ito naman si John Blanco, napaka board member. Yan, board member pa yan. Tapos sa batikang broadcaster at commentator yan. Correct, correct. Oo. So, sa aking palagay, hindi pwedeng mangyari yun. Kung tutuusin, board member yan. Yan. So, diba? So, nakikita ko na parang isa na naman tong pag-aabuso sa atin. Si John Blanco siguro at si Kasi Attorney, naapply din siguro nila.